Itong video na to, mga kaswisi, hindi naman ito ang pandidistract sa inyo at hindi naman to parang nakakadismaya, parang ganon, pero hindi ganon. Ito yung reality ng buhay namin dito sa bansang Hong Kong, kung saan kahit sabihin natin malaki ang sweldo, tapos ang magiging trabaho mo, akala mo ito lang, pero hindi pala. Yun. So ito talaga yung hindi mo ma-expect kapag ka ikaw ay mag-i-start na magtrabaho dito sa bansang Hong Kong. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi kung ano nga ba ang hindi mo ma-expect kapag ikaw ay mag-start na magtrabaho dito sa bansang Hong Kong, kung saan ay ako ay nandito ngayon nagtatrabaho at still lumalaban pa rin sa hamon ng buhay. Ayan. So pag-usapan natin ngayon mga kaswisi, 'di ba nga meron tayong holiday, no? Meron tayong holiday. So syempre pag sinabing holiday, sasabihin mo ay wala pala akong gagawin kasi holiday ko. Pero diyan kayo nagkakamali mga kaswisi. Kasi pag sinabing holiday mo, kahit sabihin natin mapa-weekdays yan or weekends, may mga gagawin ka pa muna before ka magte-take ng iyong holiday. Yan. So, ito yung reality ng buhay namin dito sa bansang Hong Kong, no? Talagang kahit holiday mo, susulitin ka talaga ng iyong mga employer. Yan. Lalo na kung ayaw nila maghanda ng mga gagawin or may ang sasabihin sa'yo na employer mo na ihanda mo to para kinabukasan na yan, madali na sa amin, ganyan. Kahit sabi mong ihanda mo ng gabi yun, tapos kinabukasan, imbis na matutulog ka pa, gigising ka pa ng maaga kasi nga, meron ka pang isa pang gagawin. Diba? Yun yung mga pinakamasaklap na katotohanan. Lalo na kapag ka ang day off mo ay weekdays, katulad ko. Yan. So sa naging experience ko dito mga kaswisi, kahit weekdays ang day off ko, kasi ang day off ko dito is Tuesday. Yan. So, syempre, may pasok ang mga bata. So, dalawa yung alaga ko dito. Isang 10 years old at isang 6 years old. So, syempre, kailangan ko silang i-prepare, no? Para pumasok na sa school. So, gigisingin ko sila. Papainumin ng gamot. Papainumin ng gatas. Papaalmusalin mo. Kung ayaw mag-almusal, magte-take na lang ng medicine. Maghihintay ng oras hanggang sa ibababa mo na ganyan. Medyo struggle yun sa akin. Kasi lalo na kung ang bata ay, alam mo na, mabagal, tapos parang wala sa ulirat, ganyan, wala sa hulog. Alam mo naman, pag mga morning routine, ba diba? Pag mga morning, talagang, lalo na yung mga bata, mga wala sa mood, ganyan, parang wala sa tuliru pa, ganyan, inaantok pa, ganyan. So, syempre, wala naman tayong choice, kundi pwersahin na kumilos or pabihisin para mapabilis yung trabaho natin. So, usually, ganun yung ginagawa ko. Kahit weekends, ganyan din. Lalo na kung ang bata ay hindi marunong umihi. So, usually, pag iihi sa kama, so, madodoble yung trabaho mo. So, wala ka rin ibang choice, kundi gumising ka pa rin ng maaga para paihiin lang siya, ganyan. Painumin ng gatas, ganyan, para dire-diretso na, no. Lalo na kung may activity, tapos ganito yung oras. So, madali mo nang habulin kasi nga, nagawa mo na sa una. Ganun. So, ganun yung mga nangyayari, no. Kahit magte-take na ng holiday, aalis ka rito, mga 10 or 11, ganyan. Tapos uuwi ka, matutulog ka, ganyan. Tapos kinagabihan, may mga gagawin ka pa rin. Siyempre, kung may alaga kang hayop, lalo na yung mga pusa, ganyan, o aso, ganyan. Siyempre, ibababa mo pa rin. Yan. Ilalabas mo sila para umihi, tumae, ganyan. Tapos tatanggalin mo yung dumi yung ng mga pusa dito sa toilet nila, ganyan. So, dun sa, syempre, tatanggalin mo yun, lilinisin mo, ganyan. Papalitan mo ng cat scent, ganyan. So, yun. So, maraming trabaho. Kahit na naka-holiday ka, talagang maglalaan ka ng oras dito sa mga bagay na to. Kahit na iwala yun sa kontrata natin. Kahit wala yun sa, natin na pag sinabi ng pag-rest day talaga. Tapos, isang buong araw yun.
Pero kadalasan, hindi talaga yan nasusunod. Kasi syempre, ang iniisip mo lagi, paano yung umaga, paano yung gabi. Ba? Diba? Parang wala ka rin pahinga, ganyan. Kasi nga, ang isip mo, imbis na magre-relax ka, hindi mangyayari yun. Kasi isipin mo yung gagawin mo. Umaga pa lang. Tapos pagdating ng hapon o gabi, ayun na naman. Tapos magpapatulog ka pa ng bata. Timpla ka pa ng gatas nila, ganyan. Kung sabihin ng amo mo, 3 times a day, o, diba? Umaga, tapos gabi. O, kasi holiday mo nga, diba? Yun. So, yun eh. Medyo struggle talaga yung buhay mo dito. Kasi, itong video na to, mga kaswisi, hindi naman ito ang pandidistract sa inyo. At hindi naman to, parang nakakadismaya, parang ganun. Pero hindi ganun. Ito yung reality ng buhay namin dito sa bansang Hong Kong. Kung saan, kahit sabihin natin malaki ang sweldo, tapos ang magiging trabaho mo, akala mo ito lang, pero hindi pala. Yun. So, ito talaga yung hindi mo ma-expect kapag ka ikaw ay mag-i-start na magtrabaho dito sa bansang Hong Kong. Yan. So, yun. Dito kasi, mga kaswisi, masasabi kong talagang mahirap ang buhay dito. Kahit sabi mo malaki ang sweldo, may day off, nakakagala ka. Yan. Pero syempre, pagdating ng trabaho, kailangan multitasking ka, mabilis kang kumilos, at higit sa lahat, para kang turumpo dito. Kailangan mabilis ka talaga. Kailangan may yung oras mo, kailangan tapos mo kagad. Kasi may susunod ka pang gagawin. Aside sa magbababa ka pa ng aso, aside sa maghugas ng pinggan, magsiserve ng magpapadinner, lunch ka, ganyan. So, depende. Yan, lalo na yung klima na ngayon, syempre kailangan ingatan natin ang mga sarili natin kasi ang klima na ngayon ay mainit. Masyadong mainit ngayon. Syempre kapag dumating yung winter, yan, dumating ang rainy days, oh my God. So medyo struggle din sa atin lalo na pag mamamalengke tayo. Kasi lahat ng responsibilities, shoulder natin yun. Hindi talaga maiwasan yung amo natin, paulit-ulit na sinasabi na ito, tatanggalin mo, ito, ganyan. Siyempre, may mga bagay na nakakalimutan mo, gawa ng andami mo nga rin ginagawa. Hindi na lang nila ako tulungan na tanggalin. Kasi ang gusto nila, pag tinignan nila, okay na. Hindi nila naintindihan yung struggle ko araw-araw. Yun. So, yun. Ay! Ayan, so, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi, about dito sa ating episode for today. Yan. Kung ikaw ay nakatanggap ng or nag-offer sa iyo ng job offer, ang alagaan mo lang ay mga hayop, napakaswerte mo na nun. Kasi lalabas mo lang naman yung aso, patain, ihiin, ganyan. Maglinis ka lang ng bahay, magluto kung kinakailangan or gusto ng employer mo, ganyan. So, depende. Depende. Pero kung sa katulad ko na may bata, expected mo na yan na mas marami ka pang gagawin. Ultimo pagpapainom ng gamot, obligasyon mo pa. Responsibilidad mo pa. Na imbes na sila bilang mga magulang nila. Diba? Kaya yun. Yun. So hanggang dito na ako, mga kaswisi. Bye! Thank you!